Meron akong bagong exclusive na aso. Exclusive kasi... Ano yan? Hindi namin aso ng kapatid ko. Hindi namin aso ng magulang ko. In short, hindi namin aso ng pamilya ko. Kundi aso ko lang. Oo, akin lang ang aso ko. Kaya pagdating sa gastos at paglinis ng alam nyo na, akin lang din. Domut. Ayos. Yogi Art! Tara! Sama kayo sa kwento ko! Dati ko pa talaga iniisip mag-adopt ng sariling aso. May mga aso naman kami sa bahay, pero aso ng lahat yun, so wala akong masyadong responsibility dun. Hindi nga ako kilala eh. Kaya minsan tinataulan pa ako. Kaya one time, nagpaalam ako sa nanay ko kung pwede akong mag-alaga ng sarili kong aso. Kaso di siya pumayag. So, as mabait na anak na nakikinig sa magulang, hindi na ako nagpaalam uli. Isang gabi, sinurprise ko na lang sila. At umuwi ako dala ang bago nilang apo. Haha! Nakita ko lang talaga sa newsfeed ko na may naghahanap ng pwedeng ma-adopt daw na aso. Tapos madaming nag-comment. At bilang Marites, nagbasa ako ng comment. At napukaw yung attention ko sa pug na pinapa-adopt malapit daw dito sa amin. Adopt daw, pero may bayad. Ala, ang cute! Unang kita ko pa lang sa kanya, nakaramdam ako ng mother instinct. Lo, oi. Madami akong nakikitang pug online pero iba yung feeling ko sa isang to. Eh sakto, bored ako noon. At wala akong kachat. Kaya tinesting ko i-chat kung papalag yung owner. Na kung pwede, kunin ko now yung aso. As in ngayon na. Sabi ko pa, pag ito pumalag, it's a sign na para sa akin talaga tong asong ko. Kampante pa ako noon na hindi napapayag yung owner kasi gabi na rin yun. Eh kaso pumalag, ayun, napasubo tuloy yung ate nyo. At dahil instant na yun, hindi ako ready nung mga panahon na yun. Alam nyo ba, nikulungan, wala ako. Malapit lang naman daw yung pagpipick up namin, kaya nagbutor na lang kami. Plano ko, hahawakan ko lang yung new baby ko sa buong biyahe. Yung parang chill ride lang, tapos pa-cute lang. Yung tipong ma-amaze sa amin yung mga madadaan na naming people. Eh kaso, iba talaga yung expectation sa reality eh, no? Almost 1 hour yung biyahe namin, kasama yung traffic. At take note, malubak pa yung daan. Isabay mo pa yung sobrang kulit pala nitong asong to. Parang amo niya, pumapalag-palag din. Napaamo naman namin siya agad. Sadyang makulit lang talaga siya. Kaya grabe yung struggle ko noon. Makauwi lang kaming lahat ng buhay. Ikaw na bala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Kaya nung nakalayo na kami sa dating bahay ng asong to, pinasok ko na lang siya agad sa backpack ko. No choice na, B. Nilagyan ko lang ng onting open yung bag para makahinga siya. Kaya natin to. Fighting! Pagbigla kang pumapalag yung bag ko tapos may taong nakakita, tinitignan kami ng masama. Iniisip siguro ng kidnap kami ng bata. Ma! Pa! Si Pluto! Ang bagong pug na iihi sa ating labag! Hindi sila makapaniwala na may dala akong aso nun. Actually, ako rin hindi makapaniwalang may aso na ako nun. Akala ko pa nga papalayasin ako ni Mama that moment. Buti na lang naawa siya. Si Papa naman, chill lang. Mas matutuwa siguro siya kung manok yung ginawa kong pete, no? At as a first time fur mom na ngayon, poor mom na. Kung ano-ano pinagbibili ko nun kinabukasan. Pulbo, sabon, toothbrush, diaper, damit, laruan, treats, dog wipes, potty tray na sa sobrang palumpalo ko, dalawa yung binili ko. Sabi ko pa,
Itong isa sa taas ng bahay, ito namang isa sa baba ng bahay, para kahit nasaan yung aso ko, eh may iihian siya. Yun pala, hindi rin nagamit kasi hindi dun umiihi yung aso ko. At kung ano-ano pang pinagbibili ko, bih! Bigla nga akong nagsisi nung kinuha ko si Pluto nun eh. Kasi ang daming gastos. Or OA lang ako. Para na rin akong nagkaanak ng totoong bata eh, no? Hindi nga lang ako kayang alagaan pagtanda ko at hindi pwedeng gawing retirement plan eh, no? After ilang weeks, nainggit din yung mga kapatid ko kaya naisipan nilang bigyan na din si mama ng apo. Pero hindi aso. Pero hindi rin bata ha. Kundi sawa. Hindi, joke. Pusa naman. Si Tofu at si Jabba. Pusa gusto nila kasi daw less maintenance at alagain. Huh? Di ka sure? Katulad ko, nung mga first month pa lang with our fur babies, eh palung-palo kami sa mga new anak namin. Alam nyo ba, hindi nalilipasan ng mga gutom yun. Palaging may bagong laruan. Hindi nauubusan ng treats. At mabango lagi. Tapos pag hindi lang kumain, grabe yung kaba namin nun to the point na dadalin pa namin sa vet. Tapos wala namang palang sakit, nag-iinarte lang. OA. Si mama naman, di ba sabi niya dati, ayaw niya ng new pet. Pero ngayon, yung social media account niya, eh mas madami pa yata ang picture, video, tsaka update si Pluto dun. Kaysa sa amin na anak niya. Anyari. Tapos willing pa siya buksan yung aircon pag naiinitan yung mga apo niya, samantalang kami tsaka si Papa, pinapatay yung aircon kasi sayang daw sa kurente. Ha! Unfair! Pero alam nyo ba, ang laki ng impact sa akin nung nagkaaso ako. Ang aga ko na magising kasi may reason na ako gumising sa umaga kasi literal nagigisingin kanila. Iba pa naman sila kumatok, mapanira. Nilo-look forward ko na din umuwi kasi may naghihintay sa akin makipag-play. Pero syempre, hindi lang cuteness ang meron sila. May tinatago din silang baho. At kailangan mo damputin everyday. Not once, not twice, minsan thrice. O, isagad mo na lima. O, isa pa, lalarga na! Hindi lang pala baho, panghiren. Lalo na si Pluto. Lalaki pa naman yung aso ko, so kung saan-saan siya jumijebs. Dinadiaper ko naman, kaso sobrang kulit, inaalis. Motto pa naman dito sa bahay namin na hindi na baling madumi, huwag lang mapanghi. Pero ngayong malaki na yung mga fur babies namin at pang-adult na yung kinakain nila, medyo kalmado na kami at hindi na kami masyadong OA. Normal na lang sa amin pag hindi kumain ng isang beses yung mga alaga namin. Ayaw mo kumain? Okay, sige, bahala ko. Ikaw magugutom. Mamaya po ulit 7 PM kain mo. Tapos si Jabba naman, yung pusa ni Jan, layas kasi ng layas yun. Pag nawawala, parang wala na lang sa kanila. Nawawala si Jabba! Okay lang yun, uwi din yun. Samantalang dati nagkakagulo buong bahay, mahanap lang siya. Yung pusa naman ni Nicole, dati ang daming kaek-ekan sa pagkain nun. At kung ano-ano pang vitamins. Eh ngayon, cool, wala nang pagkain yung pusa nyo. Tingin muna pagkain ni Pluto pansamantala. Ha? Aso si Pluto? Si Tofu? Pusa? Pwede ba yun? Ikakwento ko din sana yung iba naming aso kaso ang haba na eh, time na ako eh. Ang kukulit pa naman ng mga yun, alam nyo ba yung isa doon? Sinakmal yung manok ni Papa na pangsabong nung nakita ni Papa na basta na kasi. Tapos meron naman yung isa, yung pinakamalaki sa lahat. Namumuha ng ulam kahit hilaw pa. Meron ding loyal na sasamahan kapag lalabas ka. Pero alam nyo ba, kahit makukulit to at ilang beses na ako nakagat, eh love na love ko pa rin silang lahat. Laban lang di. Injection naman eh. So, yun lang. Tapos na yung kwento ko. So, kayo naman yung magkwento sa comment box tungkol sa mga pet nyo at nang mabasa ko. And salamat kung umabot kayo hanggang dito. And thank you din sa mga fan arts at sa lahat ng tumulong to make this video possible. Medyo natagalan lang. So, ano? Paano ba yan? Wala na akong masabi.
See you sa next kwento ko na lang uli. Bye-bye!